Our school's division superintendent, Mr. Emiliano A. Arzaga, testify. Mrs. Maria Carmen P. Astor, principal 2. Sa ating bagong mayor, Ginang Patricia H. Aquilao. CES full of teachers, graduates, parents, guests, and friends, a pleasant good afternoon. Isang malaking privilege na aking masasabi ang mabigyan ng pagkakataon na magsalita sa harap ng mga tao. Subalit, isang malaking karangalan ang magsalita sa harapan ng mga kabataan na katulad ninyo. Ngayon, magsisipagtapos sa araw na ito ng inyong pag-aaral. Nang ako'y anyayahan ng inyong gurong tagapatnubay na si Ginang Mary Pupong upang maging panauhin pandangal sa isang daan at tatlong taunang pagtatapos, ako ay nag-atubili. Subalit, ang pag-aatubili iyan ay hindi ko inalintana sapagkat ang pagbigay ng mga pangungusap sa mga kabataang katulad ninyo ay hindi nawawala sa aking puso't damdamin. Ang pagmamalaki sapagkat bihira sa isang tao ang mahilingan ng pagkakataong makapagbahagi ng mga pagkaing diwa, mga paalala, at nalalong makadaragda na gabay at sandata na magagamit ninyo sa inyong hinaharap. Mga kabataang magsisipagtapos, ang inyong mga munting pangarap, gintong layunin at adhikain ay nagkaroon na ng katuparan sa inyong pagtatapos sa hapong ito. Ngunit, ito'y simula pa lang ng pandaming ibaka sa inyong buhay na siya namang magiging susi tumungo sa inyong matayog na tagumpay. Masarap pong isipin sa mga sandali ito ang kaligayahang nag-uumapaw sa mga damdamin ng bawat kabataang nakalaang humakbang sa tanghalang ito at tanggapin ang katibayan ng pagtatapos. Subalit, higit na masarap ang kagalakang namamayani sa puso ng inyong mga magulang. Pawang nakamiti sila ngayon dahil nalagpasan nila ang 6 na taong pagsubok sa pakikipagsapalaran ninyo sa paaralang elementarya. 6 na taon. 6 na taon may masasayang panahon ang naging pag-aaral ninyo dito sa paaralang Union Elementary School. Ito'y dinalutan ng pakikipagtagisan ninyo ng talino sa iba't ibang larangan ng mga paligsahan, panahon ng pakikipagtunggali sa mga palakasan, panahon na nilahukan ng sari-saring palatuntunan na ginanap sa entablong ito. Ngunit, may mga katanungang nananatili sa isipan at damdamin ng inyong mga guro, tulad ng mga sinusunod. May maningning kayang hinaharap ang bawat isa sa inyo. Bukas, may maitutulong kaya o maiamba kayong mga kabataan na mula sa K-12
na siyang minimithing tagapagdala ng kaunlaran sa bansang Pilipinas at sa inyo-inyong mga buhay. O baka wala naman. Mula sa ating pagsilang at ayon na rin sa ating mga magulang, pinangarap din umano nila na magtaglay ang kanilang mga anak ng isang matatag na kaalaman. Pamamasdan natin ito sa maaliwalas nilang mga mukha, mga ngiti, at mga buntong hininga na wari bagang nabunutan sila ng tinik sa kanilang mga dibdib. Ang tinik na iyon ay ang taong pinagsirapan, pinagsilikapan na makatugon sila sa inyong mga pangangailangan sa araw-araw sa inyong pag-aaral. Nabigyan kaya ninyo sila ng lubos na kasiyahan? Ang inyong mga magulang bilang ganti sa mga pangarap nila? Naipadama o nabigkas man lamang ba ninyo sa inyong mga magulang ang salitang pasasalamat? O naipakita ba ninyo ang inyong pagmamahal sa kanila? Sana'y nakatugon kayo sa kanilang damdamin. Balik-isipan naman natin ang mga nakaraang panahon sa piling ng inyong mga guro. Huwag sana ninyo silang lisanin na may sama ng loob. Mabigat ang damdamin. Patid nila na ang kapilyuhang nagawa ay dala lamang ng inyong kabataan na maging mapaglaro at ang kilig ay kaligayahan at kasiyahan. Ang hindi lamang maabot ng ating pagkatao. Ang maipaunawa ang tunay na mga aralin ang maipasok sa inyong isipan ang mataas na uri ng edukasyon. Ang tunay na pagpapahalaga sa ating kultura, ang ating kaugalian, ating kaunlaran, ang mga makaagham na pamamaraan sa pag-aaral, ang pagkamakabayan upang mabatid at makamta natin ang makatotohanang kapayapaan ng bansa at kaunlaran sa kabuhayan. Ang pagmamahal at pangangalaga sa ating inang kalikasan na biyaya ng may kapat. Mataas na uri ng edukasyong pinanday sa pagmamahal at malasakit sa kapwa. Biyayang likas ang katugunan ng mga mahal kong mag-aaral. Isang makatotohanang edukasyong pahango sa ating pagdarago, paghihirap ng bansa. Edukasyon mula sa ating kamangmangan at pag-unawa sa tunay na kalagayan ng bansa. Hindi iyong edukasyong naghahandog sa atin ng gulot na isipang kolonya. Hanguin natin ang ating bansa tungo sa malinim na bukas. Gamitin ninyo ng wasto ang natutunan sa ikauunlad ng bawat isa ng ating pamayanan at ng ating bansa. Pangarapin natin na matamo ang tunay na edukasyong maihahandog sa ating bayan upang mabigyan natin ito ng kapayapaan at kaunlaran na malaon ng pinangarap ng ating mga bayaning iginagalang. Kayong mga kabataan, pinangarap na maging pag-asa ng darating na salinlahi, ang karapat-dapat na siyang bunga ng makabagong panahon.
Sa gayon, bukas ang sasalubong sa atin ay isang maunlad, malusog na bansang Pilipinas. Ilahad natin ang pananaw sa buong daigdig na tayong mga Pilipino ay sadyang may diwang malaya, sumusulong na kabuhayan, matibay sa mga pagsubok, ay mananatiling naninirahan sa isang mapayapang pamayanan. Pakatandaan natin, Trina, ang pagkilala natin sa dakilang guro ng buhay, ang ating may kapat. Maraming salamat po at maligayang pagtatapos. Maaaring po po. Maraming salamat po sa ating guest speaker sa kanyang napaka